mga call, welcome back sa ating YouTube channel, Sorpas TV. Sa bago lang sa ating channel, huwag niyo kalimutan like, share, and subscribe. Then click na rin ang notification bell para laging updated sa ating mga susunod na video uploads kayo ito. Ngayon mga call, pakita natin yung ating Suzuki Everyvan 4x4 Turbo Automatic. Ayan, so check natin mga call. Ayan, yung makina nito mga call is RO6E engine 3-cylinder 12-valve double overhead cam. Ayan, so meron itong maximum power na 64 horsepower at 3000 RPM. At meron naman tong maximum torque na 95 Newton meter at 3000 RPM. So ayan, ito yung unit natin ngayon. Pearl white po yung kulay natin mga kalayan. So dito makita natin, meron tayong Suzuki emblem. Ayan dito, ito yung kanyang headlight. Ayan, ito yung kanyang headlight mga kal. H4 po yung bulb nito. T10 yung bulb dito sa ating park lot. Then ito yung ating signal light. Ayan, makita din natin dito, meron tayong customized na fog lamp dito sa ating harap. Ayan, complete LTO registered po ito mga kal. Ayan, makita natin dito, nandito yung kanyang intercooler. Ayan po yung intercooler ng ating unit. Then ito yung ating aircon condenser. Ayan, so sa likuran yan, nandyan po yung ating radyeta. Pakita natin mamaya. So ayan, fully tinted yung unit natin. Yung length ng ating sasakyan mga call is 3.39 meters. At yung kanyang width mga call is meron siyang 3.89 meters. Then yung height niya is 1.89 meters. So yan po yung sukat ng ating unit. So dito naman mga call, makita natin meron tayong 13 inches Magwest Japan original po ito. Ayan, so meron siyang brand new na rolong, makita natin dito. Ayan, so coil spring po yung ating harap. Ayan, fully undercut po yan. Din dito naka-disc brake na po yan mga call. Ayan. So dito wala po siyang body kit. Ayan, standard lang po yan. Din dito power mirror na po siya. Ayan. So ayan, kompleto siya sa rain visor. Ayan, dito makita natin black po yung gitna natin. Ayan. Ayan dito, ito yung mga handle ng ating unit. So ito na yung mga door handle ng mga DE17B. So dito naman sa likuran is naka coil spring pa rin. Tapos meron siyang shock absorber. Din dito is drum brake or brake shoe yung gamit niya. Ayan. So fully undercut din yan mga call. Yan yung spare tire nandyan sa ilalim. Ayan dito makita natin sa likuran. Ito yung customized na spoiler natin sa ating unit. Meron siyang third light dito. Wiper. Suzuki emblem. Then ito yung back glass ng ating DE17B. Hindi siya buo, hindi katulad ng mga W variant na Lurop at saka yung mga DE64W na buo yung kanyang back glass. Ayan, so ito yung kanyang brake light. Ayan, so brake light at saka park light, signal light, din yung ating reverse light. Ayan, so dito rin meron tayong reverse camera dito. Then meron siyang fleet light dito. Ayan, ito yung plate number natin. Ito yung kanyang opener dito sa likuran. Ayan, so check naman natin dito. Ayan, so dito makita natin meron tayong nilagay na third set. Ayan, so depende na yan sa owner kung gusto nila palagyan. Ayan, so yan po yung ceiling natin, brand new na yan. Din dito makita natin yung unit natin is brand new na po yung mating na nilalagay natin. Nandyan pa rin yung original. Din dito naka body color. Kung ano yung kulay ng body, yan po yung ini-spray namin dito sa flooring. Ayan, so meron siyang lights dito. Ayan, original po yan. So dito, tingnan natin sa gilid. Ayan, so slide natin dito. So sa mga ganitong unit mga call, wala po siyang power slide. Basta mga B variant mga call, wala po siyang power slot. So ayan, naka-captain seat to mga call, la variant. Ayan, so meron siyang headrest, meron siyang armrest. Then dito ito, makita natin cream and pink yung kulay na gusto ng ating customer. So sa mga captain seat na unit na D17B na
unit is all power. Power window yan. Then meron siyang cup holder na lagayin dyan. Ayan, so yan yung opener din yung ating lock. Ayan, so dito makita natin brand new din yung mating natin dito. Ayan, so sa mga captain seat na model is meron siyang plastic cover dito sa gilid mga kol. Ayan, so dito rin makita natin yung jack natin at saka yung ating tire wrench. Ayan, so yan po yung tire wrench natin, din yung ating riser sa ating jack. Ayan, so check naman natin dito. Ayan, so ito yung mga contact sa ating mga center lock at saka power window. Din ito yung ating child lock. Ayan, so pag nakababa yan, ibig sabihin hindi na ma-open sa loob. Din pag nakataas is free po siya. Ayan, din dito makita natin, ayan, all power. Ayan, makita natin nag auto fold siya. Ayan, then adjust natin din dito. So hindi pa namin to binaliktad yung mga ganito, basta day 7 din, hindi katulad ng day 64. Pag right is dito sa left yung i-adjust natin. Ayan, oh. So ganun din sa kabila, lagay natin sa left. So baliktad lang ito, baliktad rin lang natin kung mag-adjust tayo. Then yung mga power window natin, ayan, so baliktad pa rin. Then ganun pa rin sa kabila. Ayan, then dito, ayan, makita natin. So functional lock ng window. So makita natin yung window natin mga call is hindi po siya fully bababa yan kasi for safety yan sa mga bata. Original po yan, baka nagtataka kayo na hindi may baba ng, or mababa na masyado yung ating window. Kasi po yan, original po yan sa Japan para for safety sa mga bata. Ayan, so makita din natin dito, meron siyang cup holder or bottle holder. Ayan. So bottle holder, then meron siyang cup holder din dito mga call. Ayan, so dito rin sa kabila meron siyang cup holder. Ayan, so dito meron tayong extra lagayan dito. Ayan, meron tayong mga lagayan dito. Then ito yung ating glove box. Ayan, so dito makita natin basta mga power window na unit na DE17D is meron siyang lagayan dito sa ating uluhan, or yung meron tayong headroom. Ayan, so dito meron siyang cup holder or passenger holder. Ayan, ayan, magkabilaan po yan. So ito yung dashboard natin, back to original po yung kulay ng dashboard natin. Ayan, makita natin yung lights natin dito. Ayan, so center mirror nandyan. So yan yung dashboard natin, original. Ayan, so meron tayong 7 inches touchscreen stereo with reverse camera. Makita din natin yung ating hazard switch. Ayan, hazard switch. Then ito yung ating shifter lever. Ayan, makita natin yan, meron siyang overdrive sa gilid. Ayan, ito yung ating aircon switch. Ayan, unang natin. Ayan, so yan po yung nandyan. So start natin, makita natin dito pag naka green po yan, ibig sabihin mga call is naka eco mode po yan. Pero kung mag blue yan, ibig sabihin na medyo malakas siya kumain sa gas. So start natin, make sure na nakapark. Ayan, so ang kaganahan sa mga DA17V na mga turbo variant mga call, napakaganda ng kanyang panel gauge kasi meron siyang RPM. Ayan, so iilaw dito sa kanyang speedometer reading. Din dito makita natin yung kanyang gauge sa gas. Ayan po yung gauge ng ating gas. Ayan, so ito yung aircon natin, makita natin. So yung air vent ng ating sasakyan. So dito rin makita natin sa mga V variant, basta fully automatic mga call, nandito yung kanyang mga parking brake. Hindi katulad ng mga Tiptronic, nandyan po yung kanyang handbrake. Ito is dito po, push on push opo yung ating brake pedal sa ating parking brake. Ayan, so makita din natin, ito yung ating brake pedal, din yung ating accelerator pedal. So yung accelerator pedal natin mga call is full electronic po yan mga call. Wala po siyang cable kasi yung ating throttle body hindi po siya semi-electronic kundi fully electronic po siya. Wala po siyang cable.
Ayan. Check naman natin yung makina natin. Ayan. So, ito yung makina natin na turbo. So, yung makina natin is RO6A engine VVT 12 valve double overhead cam. Ayan. So, makita natin, ito yung VVT solenoid natin. Ayan. So, yung mga vacuum nyan is dahil yan sa turbo natin. So, makita din natin dito yung sender ng ating temperature. Nandito yung camshaft sensor natin. Injector natin, isa, dalawa, tatlo. Nandito yung ignition coil natin at saka spark plug. Yan po yung nagpro-provide ng kuryente sa ating unit dito sa combustion chamber. Ayan, so PCV valve. Nandito tayo mag-refill ng engine oil. Ayan, so mas maganda kung fully synthetic or semi-synthetic yung gagamitin natin, mga kapatid. Ayan, dito makita natin yung ating oxygen sensor. Ayan, left and right. So, titingnan naman natin sa kabilang side kung ano yung makita natin. So, ayan, makita natin dito. Ayan, DE17B RO6A engine. Ayan, so dito yung chassis number na makita natin. Ayan. So, yung gas tank opener natin. Ayan. Ayan, dito natin. Ayan. Ayan. So, ayan, makita natin dito, mga call, yung A-train throttle body. Yung throttle body natin, mga call, is fully electronic. Wala po siyang cable. Ayan, so makita natin dito. Diretso po itong hose na to is diretso po sa ating intercooler. And then, yung isa sa intercooler is diretso dun sa ating turbo. Ayan, so ito yung alternator natin. Aircon compressor, yung wheel gauge natin. Ayan, napaganda. So, bagong change oil yan lahat, mga call. Then dito yung ATF natin. Ayan, so automatic transmission fluid yung nilalagay natin dito. Ayan. So makita din natin dito. Ayan, ito yung ating main fuse box ng ating unit. Then ito yung air filter housing. Then ito yung ating ECU. So dito naman yung ating hose opener. Ayan. So, yung hood opener natin is dito. Ayan. So, makita natin dito yung ating coolant reservoir. So, coolant po yung re-refill natin dito, mga call. Then, ito yung ating brake fluid. Then, yung ating windshield washer reservoir. So, yan po yung unit natin ngayon, mga call. So, 4x4 or all-wheel drive po ito, mga call. Wala po siyang push button o yung tinatawag na part-time na 4x4. So, always engage po ito. Yung mga ganito is unang gumawa is yung mga Subaru na mga brand. Yung unang gumawa sa mga all-wheel drive. So, itong setup na to, naka-captain seat, umabot po siya ng 339. All-in na po yan, mga call. Kasama yung mag wheels, fog lamp, at saka yung seat cover, 7-inch touchscreen stereo, with reverse camera at saka spoiler, naka heavy PMS na yan. Kayo po yung mamili ng kulay kung ano yung gusto nyo. So 1 month warranty po tayo, engine and under chassis. Kung ano yung problema, assist tayo yan lahat pag hindi na under sa warranty. Ayan, so yan yung unit natin. Nag-accept din kami ng layaway plan sa ating mga unit. So mga 80-90% yan na tayo assemble ng unit kung ano yung gusto nyo. So yan lang muna yung aming vlog for today. Maraming salamat po sa yung patuloy na pagsubaybay. Sa bago lang sa ating channel, don't forget to like, share and subscribe. Then click na rin yung ating notification bell para lagi updated sa ating mga susunod na video uploads kagano. Ingat po, mga call, and bye bye. God bless po sa ating.